Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang bumalik na nga daw sa paglalaro si Chris Bosh. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang bagong trade proposal para makuha ng Los Angeles Lakers para makuha si Stephen Curry. Kagaya nga mga ka-trops, nang naibalita ko sa inyo ginanap na nga po ngayong araw ang farewell game ni Goran Dragic sa basketball kung saan tuluyan na nga itong magre-retiro hindi lang sa national team ng Slovenia kundi pati na rin sa paglalaro niya sa professional basketball. At bago pa man na niya tapusin ang kanyang career ay binigyan papuri muna nga siya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ilang mga malalaking pangalan sa history ng European basketball. Sa katunayan, magkakasama nga ditong naglaro sa iisang team sina Luka Doncic, Nikola Jokic, Boban Marjanovic at maging si Dirk Nowitzki. Nakisali na rin naman nga dito ang ilang mga retired NBA players kagaya na lamang nina Steve Nash at si Luis Scola na bumalik sa paglalaro. Pero ang pinakaanabangan nga talaga sa farewell game ni Goran Dragic ay ang pagbabalik at paglalarong muli ni Chris Bosh sa loob ng court sa unang pagkakataon simula pa taong 2016. Kung inyong ang matatandaan, hindi nga naging maganda ang pagtatapos ng career ni Bosh sa NBA matapos siyang puwersahang magretiro kasunod ng hindi magandang injury na natamo nito sa kanyang tuhod. Isa pa rin naman nga sanang contender sa taong iyon ang Miami Heat at simula nga nang mawala siya sa kanilang grabe na nga ang naging epekto nito sa kanilang pagbagsak. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang bagong trade proposal para makuha ng Los Angeles Lakers para makuha si Stephen Curry. Naibalita ko na nga sa inyo mga ka-trops, na bago pa man nga makuha ng Los Angeles Lakers si Curry sa isang trade ay kailangan nga po ng kanilang team na i-trade sa Golden State Warriors ang halos lahat ng kanilang mga key players at ang halos lahat ng kanilang mga future first round pick simula 2025 hanggang taong 2031. Sa madaling salita, para nga pa'y magkasama sina LeBron James at Stephen Curry sa mga susunod na taon ay kailangan nga nilang buwagin ang kanilang lineup which is impossible rin naman ng mangyari. Kaya napakaliit na lamang nga ng kanilang tsansa na makuha si Curry sa isang trade. Ngunit ayon nga sa isang NBA analyst, meron rin naman nga daw po isang trade idea ngayon ang lumabas para makuha nila si Curry nang hindi nila tinatanggal ang majority sa kanilang mga manlalaro. At ito nga ay sa pamamagitan ng isang three-team trade kasama ang kupunan ng New York Knicks. Bali, dito ay makukuha ng Golden State Warriors sina Julius Randle, Mitchell Robinson at D'Angelo Russell. Masusungkit rin maman nga dito ng Knicks si Anthony Davis habang ang Los Angeles Lakers naman nga ay makukuha si Stephen Curry at maging si Moses Moody. Yes, tama nga ang inyong narinig, para may tandem ng Lakers sina Stephen Curry at LeBron James ay kailangan nga nila ditong bitawan si Anthony Davis. Pero kayo ang tatanungin mga ka-trops, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade scenario? E comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin iyan isa-isa. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.